makatrobak niya itong kantang to. Alam mo ba, kinakanta to ng father ko sa mudra ko. Pero naman, tignan mo, ang ganda ng pagka-revive, oh. Tama kayo. Hey, friendship. Okay ka lang? Huh? Girl, okay ka lang ba? Alam mo, nabubuhayan yung mga dugo mo pag nandito tayo dati. Mm. Pero bakit ngayon para kang zombie? Yung aura mo para kang maniking. Question. Okay. Kung meron kang masamang kutob sa isang tao, may gusto kong malaman tungkol sa kanya, sa mga ginagawa niya. Saan ka magsisimula mag-research? Juicy! Siyempre, sa cellphone. Sa gantong panahon, halos lahat na ng info nasa cellphone. Mga schedule, things to do, mga interests, movies watched, mga purchases, locations, mga websites na tinignan, pati na rin yung mga memberships sa kung anik-anik, pati yung mga routes sa locations na trips niya. Uy, hindi mo sinama yung censored na member ka? Mm-hmm. Yung censored site? Yung tinatambayan mo doon sa chatroom? Che, ikaw lang yun. Wala akong... What is it? Sir? Bago mo si... yung kaibigan ni Justin. Ferdinand yata tsaka Mark. Sabi mo, okay na siya sa kanila. Apo, sir. Wala ko kay Johnny sandali. Kaya mo nang bahala dito, ha? Okay po, ingat po kayo, sir. Ano ba kasi sinasearch natin dyan, Danny girl? Lahat na yata na news sites na buksan na natin dahil doon sa MTR. Ako, girl, ano na ba? Naghahanap nga lang ako ng ebidensya. Proof na inosente si Nathan at may kinalaman niyang si Gary sa nangyari sa MTR. Teka, ganyan pa talaga ka ba dyan, Sir Gary na yan? Yung nagpatayo siya ng sariling kumpanya para makaganti siya kay Nathan, maiintindihan ko pa yun eh. Pero yung sinasabi mo sinabotahin niya yung MTR, parang demonyo lang yata makakagawa niya. Di kaya umi-exage ka, girl, sa specha mo? Eh, sabi mo sa akin, mabait yung anak. Eh, di naman siguro demonyo ang tatay. Unless, magaling lang talaga magpanggap yan, Gino, yan. Bait-baitan, alam mo na. Boss, walang asawa. Kapatid niya lang yung kasama niya sa bahay, maliban kay Danny. Yung tatay ni Danny? Boss, nabuntis lang yung nanay niya. Chef na may asawang mayaman. Tito Nathan, onti na lang po. Malapit na po natin tumatapos. Onti na lang. Perfect na. Dito yan. Talaga po, may chance na po ako manalo? Ba, syempre. Oh, alam mo, kapag may ginagawa ka, always do your best. Para lagi may chance manalo. Kasi kung di mo bulang manalo, ba't mo pa ginagawa to? Yan. Galing niyo po talaga, Tito Nathan. Okay ba? Apa. Oo, okay na to, ha? Hindi ka na matulog. Huwag ka mag-i-internet. Apa. Good night po. Good night. Hello, James. Ah, ganun ba? Sige. Magawa na. Boss Nathan. Oh. Merong naghahanap sa'yo. Ang Nestor. Kaya lang, pa. Ay! Kumusta? Nathan. Oh, padala kayo. Boss ko, si Mr. Ming. Siya yung may-ari ng nilalabas ko kay ML Taxi Line. Ay, nice to meet you, Mr. Ming. Good to meet you too, Nathan. Nabalitaan ko kasi sa mga taxi driver ko na magaling ka daw na mekaniko. Okay, salamat naman ako ang ganun. Eh, problema ko kasi, marami kasi akong taxi na hindi na makabiyahe dahil sa iba't ibang mga diferensya. Baka pwedeng bumisita ka naman sa garahe ko minsan kung hindi ka masyadong busy. Ay, oo naman, wala akong problema. Oy, very good, very good. Tapos kung sakasakaling maayos mo lahat ng may sirang unit, baka pwedeng ikaw na rin
ang maging regular maintenance ng lahat ng taxi ko. Kung pwede lang. Oo naman o. Ayos na ayos lo yun. Salamat o. Sige. Magnesor, salamat. Oh, sige. Sige, mauna na tayo. Okay. Mauna na ako ah. Oh, sige, sige, sige sir. Thank you po. Ay, simpo sa. Okay yun. Even the nights are better now that we're here together. Ay, si ate, lumalamsong. Bakit kaya? I used to think I was tied to a heartache. That was a heartache. And now that I found you, oh, oh, even the nights are better. Now that we're here together. Even the nights are better since I found you. Oh, oh, oh. Ah! Boss, eh sira-sira na pala tong mga to eh. Sigurado ka ba mare-restore natin to? Ha? Hoy, buti naman, buti naman. Nathan! Oh, salamat sir. Naman sa pagbisita mo. Ito yung mga sirang unit na sinasabi ko sa'yo. Tansyahin mo na lang kung alin yung pwede pang isalba. Tapos kung may tatanong ka, puntahan mo lang ako sa opisina. Okay? Oh, sige, isa-isayin ko na. Sige, sige. Salamat. You know, boss, we're just wasting our time, okay? The time is ticking. Marami pa tayong kailangan gawin, hindi lang dito. Dali. Kaya nga i-check natin, di ba, isa-isa? Well, it's just my humble option. Eh, hindi naman mekaniko hanap niya rito, eh. Magician. Ano ka ba? Eh, dito rin tayo nagsimula dati. Pasusan nga pa yung mga kinukumpuni natin taxi, di ba? Saka isa pa, di ba sabi ko sa'yo, may pera sa basura. Gusto mo magtrabaho? Gusto mo ba sumweldo o ano? Puro kang kontra. May sweldo ba to? Eh, ba't di pa natin umpisahan? Let's go, trot! Nakikita ako, lahat ng taxi ko, umaandar na. Hindi lang ho yun. It's as good as new. Bakit ngayon lang kita nakilala, Nathan? Isa kang henyo. By the way, Mr. Ming, tumulong din po ako. Oh, ganun ba, James? Thank you. Maraming maraming salamat sa'yo, James. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng bonus. Dadagdagan ko ang bayad sa pinag-usapan natin dati. Wow. At ito pa, hindi lang kita gagawing mekaniko ng mga taxi ko. Nakikita nyo tong dalawang bus na to? Oo. Oh. Bus operator din ako. Magmula ngayon, kayo na ang regular na magme-maintenance sa lahat ng sasakyan ko. Mapa-taxi, mapa-bus, mapa-tow truck, lahat. Maraming maraming salamat to, Mr. Ming. Hindi ko kayo nagkamali sa desisyon nyo. Alam ko yun. Salamat to. Sige. Thank you po, Mr. Ming. Boss! Wow! Hey. Bumalik na, swerte, boss! Tama! Mr. Ming, thank you! Okay ito, ah. Ma-jackpot tayo dito. Siyempre. Alam mo kung nasa mga kapatid ni Nathan? Oo naman, sir. Yung panganay na babae, nasa ibang bansa. Yung isang babae, nagbabanda. Tapos yung isang lalaki naman, may-ari ng gym. Sila yung mga tumutulong kay Nathan para magpatakbo yung taklir. Bakit, sir? Kung ganun, kailangan natin silang pahirapan para hindi na sila tumulong kay Nathan. Kopya, sir. Here's your voice. Stop it, Morissette. I don't like it. Dinidigit ko ngayon song number ko para sa'yo eh. Morissette, dedicate your songs for someone. Except me. Except? Ba't hindi mo kayo i-accept that we're meant to be?
don't want to hurt your feelings anymore, okay? My feelings is for somebody, okay? Alam mo, James, mahirap ang makahanap ng tulad ko. Exactly. Eh, bakit ayaw mo pa rin sa akin? Kasi nga, pagka naging tayong dalawa, mahirap ka nang isoli. Ha? No return, no exchange. Ano, hindi kita naiintindihan, James? Tingnan mo, hindi mo ako naiintindihan. Hindi rin kita naiintindihan. Hindi tayo nagkakaintindihan, dalawa. James, ba't ka nagagalit, James? Tito Nason, ilang araw na lang po, contest na. Eh, kahit nga bukas. Piling ko, handa ka na eh. Talaga po. Sana po manalo ko, no? Oo, basta maniwala ka lang mananalo ka. Confidence lang sa sarili. Kailangan believe ka sa sarili mo. Confidence? Oo. Believe sa sarili? Hmm. Sabi din po sa akin ni Mama, kailangan din daw po magdasal. Kasi po, yung talent po natin, di lang po sa atin yon. Galing po kay God yon. Tama ka naman. Sabi din po ni Mama, pag may tatlong talented na bata, tapos isa lang po sa kanila ang dadasal, lamang na yung batang yun sa dalawang iba pa. Tama naman ang mama mo. Tama yung turo niya sa'yo. Ganun din po ba ang mama niyo, Tito Nathan? Anak, anak. Tika, matulog ka na, gabi na, para kapagpahinga na rin yung Tito Nathan mo, ha? Okay po. Tapos na lang yan. Good night po, Tito Nathan. Good night. Bukas na po natin tatapusin na. Oh, sige. Pray muna po kayo bago matulog. Sir, pasensya na po kayo ha. Imbis na nagpapahinga kayo, ginagawa niya pa yung project ni Kyle. Ano ba? Hindi, no. Masaya nga ako kasi close na kami ni Kyle. Pero sa'yo, saludo ako ha. Saludo ko sa pagpapalaki mo sa bata. Maka-Diyos, tsaka mabait. O paano? Bukas mo nang gawin yung records ng talyer para makapagpahinga ka na rin. Aha pa, sir. Oo na ako, pero huwag niyong papagalaw to, ha? Yes, sir. Good night. Sige. Good night. Ah, sir. Mag-pray kayo bago matulog, ha? Subukan ko. Are you sure? You are applying a mecánico? Opo, sir. Okay. What's your name? Hipólito, sir. Sounds familiar. So, as a mecánico, what we expect from you? Or what is your vision to our company? Boss, pwede ako yung mauna magtanong, boss. Shucks! How dare you? Sige. Boss, pwede bang bumali? Shocker! Get out of my way! Get out! Go! Bali-bali ka? Juice, James. Pampalamig. Salamat, ha. Sana? Wala na. Get out! Ewan ko sa'yo. Bakit ba? Ano? Meron ka palang ano sa ngipin. Eh, ano natin? Dito ko na lang hintay si sir. Sige, okay lang. Okay. Okay. Sabi mo sa akin, mabait yung anak. Eh di naman siguro demonyo ang tatay. Unless, magaling lang talaga magpanggap yan, Gino. Danny?
Sir. Oh, parang gulat na gulat ka. Hindi ho. O nga po pala, papaalala ko lang po, may meeting po tayo ng dinner time. Alright. Sige po. Excuse po. Handa ka na ba sa science contest, Monique? Medyo. Maraming overtime yung daddy ko eh. Hindi pa kami nangangalahati. Pero alam mo si Miguel, sabi niya ang ganda ng gawa nila ng tatay niya. Talagang ginagawa ni Miguel ang lahat, no? Para manalo siya. Bakit ikaw? Hindi mo ba kinakaril? Siyempre, kinakaril ko. Lalo na ang bait mo natuturo sa akin. Si Tito Nathan. Ha? Tito? Kapatid ng mama mo? Hindi, kaibigan lang. Ah, bakit? Nasaan ba papa mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bakit? Basta, sabi ni Mama, di din daw niya alam eh. Kawawa ka naman. May tatay ka nga sana. Pero di mo naman kilala. Yung kasama ng mga baboy! Oo, yun yun! Ang ganda kasi ako yun! Ay, Ay! Tay! Kala mo natakihin ka sa puso niya na! Kasi, ito naman kaibigan mo ito. Eh, mayroon din pala sa comedy. At halos lahat ang paborito ko. Paborito rin siya! Eh, akala ko, AJ, itong tatay mo sa basketball ko ng mga kasundo, pati rin mo pala sa mga pelikula. Ay! Ikaw? Alam mo, buti pa umuwi ka na. Sakit na siya ng tatay ko ang katawa. Alam mo, AJ, ang KJ mo rin eh, no? Basta umalik ka. Umalik ka. Sige, Mang Jerry, promise ko yan. Ay, pero Mang Jerry, anong gusto nyo? Tinapay, pandesal, soft drinks. Ano, dadalang ko kayo. Isang alatris lang. Isang alatris. Kaya ka lang kaya. Alatris, oh. Sige, promise ko yan. Oh, sige, AJ, ha. Bukas, ha. Sige, oh. Sige, ingat ka lang. Sige, oh. Makakatawa talaga itong bata. Anak, dito na muna tayo sa talir, ha? Sabi na tayo umuwi, ha? Ang dali na lang naman, eh. Di mo inubos baon mo? Janice, pakitaan mo na itong bayad ni Mr. Ning, tapos mag-withdraw ko sa bangko ko. Sweldo ng mga tao. Yes, sir. Ako pa. Sige. Anak, may natira pa sa recess mo, ha? Kainin mo na ito, ha? Babalik ako agad. Love you. Bye-bye, sir. Okay. Bye. Kyle, bakit? Bakit nga? Binuli ka na naman ng classmate mo, rakista ang tatay. Ba't malungkot ka? Eh, kasi po, sabi ni Monique na kawawa naman daw po ako. May tatay daw po sana ako. Pero hindi ko naman po kilala. Hindi ko naman po kasama. Alam mo, pag ako sinabihan ng ganun kaklasiko, alam mo sasabihin ko? Ano po? Sabihin ko sa kanya, okay lang walang tatay. Kasama ko naman nanay ko na mabait at maalagaan. Sa bait ng nanay ko, hindi ko kailangan ng tatay. Pag sinabihan ka na uling kawawa, yun ay sagot mo, ha? Alam mo kasi, may mga magulang talaga na nangiiwan ng mga anak. Eh, kaysa naman magmukmuk ka, malungkot ka dahil habang buhay ka naghihintay sa kanila, mas mabuti na yung happy ka dahil alam mo may ibang tao nagmamahal sa'yo. Okay? Pink. Mas gwapo ka pag nakangiti ka. Muna isipin yun, ha? Sige. Tapos ko lang yung ginagawa ko dito. Danny, you've met Mr. Go, right? Business partner siya sa Lavish Resorts, kaya mas madali tayo nakakuha ng appointment sa kanya. Okay ka lang, Danny? You seem different. Oh, okay lang.
Okay. Sige, ganito. Pupunta tayo ng coffee shop, bibilihan kita ng cup of chamomile tea. Tapos bibili ko yung sarili ko ng kape. Hindi ka pwede magkape, baka lalo ka nervous yun. Alright? Okay. Saan ba pwede? Saan ba pwede? Okay. Sir, bababa po tayo? Oh, no. No need. Ako na bahala. Sir, po kayo pwede ko po kayong samahan. Okay lang, Danny. Ako na lang bibili. Sure kayo, sir? Yeah. I'll have one small chamomile tea. Thank you, sir. You're welcome. All right, let's go.